No? So i-demo ko po sa inyo ngayon yung paggawa ng FB sales page. Pagkatapos, ano ko lang talaga sa inyo, ganito po. Every day po mayroon akong presentation. So it's either recorded presentation ko yan or live presentation. And then every day din po mayroon din po akong presentation for our one board. So sa mga hindi nakakaalam regarding sa one board na nakapila tayo doon na talagang lahat malalagyan. Comment ka diyan sa baba para isali ka namin sa GC namin. I-share niyo lang po yung mga live videos ko na yan sa FB sales page mo. Technique ng Facebook ngayon, pag once na nag-live selling yan, nag-live yung FB sales page na yan, mag-pop up pala yan, no, sa mga ano, sa newsfeed. Kahit na hindi mo siya friend, makita niya sa newsfeed niya yung mga live na sales pages. Makita mo dito yung timeline mo, no, timeline mo. Tapos dito yan yung page. Ayan, no, pages. Sa cellphone, parang sa upper right corner, makita mo yung mga dot, dot, dot dyan. I-click mo yan, makita mo rin yung pages. I-click mo yung pages. Okay, so after mo mag-click yung pages, tulad ng cellphone mo, pag-click mo ng pages, lalabas na dito, ayan, marami kong mga pages kasi dyan. If wala ka pang page 0 dito or walang laman yan dyan, dito ka, sa left side, mayroon siyang create new page. Sa cellphone naman, sa upper left corner din yan, upper, mayroon ka makitang create new page. So i-click mo lang yung create new page, mayroon kang ready na ano, page title. Ang page title kasi kailangan connected po doon sa inoffer mo. So like for example, kung pay mo ko, pwede mo pong sabihin na small budget for business or 100 pesos puhunan, ganyan. Never use po official ha, hindi po papayag yung Facebook, hindi rin po papayag yung may-ari ng company na lalagyan mo ng official. Hindi po tayo allowed dyan. So pwede mong lagyan dyan ng pay mo ko business, pwedeng ganyan, it's up to you, no? So like for example, ito ngayon, kasi nga hopefully magamit ko ito sa ibang ano soon, no? Sasayang din yung page. So nilagyan ko, earn while spending for your needs. Ayan, so pwedeng ganyan ha. Tapos ang category naman dito, mamili ka kasi dito eh. Usually, ang kategory ko, ayan o, digital creator, shopping service, business consultant. I-type mo lang dito. So like for example, digital. Ayan. Ayan o. So lalabas na, i-click mo na digital creator. Tapos business consultant. Ayan. Tapos shopping service. Ayan lang, no? Kasi hindi naman pwedeng shopping mall, shopping service. Ayan, shopping service lang. Kasi baka may produkto akong mabenta soon. Ganun lang po siya. And then dito yung description. Ito kasi yung description na to, ma-edit yan eh. Okay, this is for online business. Pwede mo ma-edit yan soon. Pwede ganyan lang muna. Then, lower mo pa, create page. I-click mo yung create page. Yan, spending was created. So, ito naman, ma-edit naman itong mga pictures na yan. Yan o. So, ang pictures na yan, i-click mo lang, profile picture. Hanap lang tayo ng profile picture na kunyari, no? Kunyaring profile picture. Sandali lang ha. Anyway, papalitan ko naman yan eh. Kunyaring profile picture. Kasi yung mga profile picture at cover page na yan, mapapalitan. Okay, so for demo lang naman ito ngayon. Tapos dito naman tayo sa cover, mayroon akong cover dito. Yan. Anyway, mapalitan ko naman yan mamaya. No? Sample lang po yan ha. Sample lang po yan. So example, ganyan. Ayan. So click save mo lang po dito. Okay, so ready na po. Ayan na po siya. Ha, ready na po siya. So, pwede mong lagyan ng cellphone number, pwede ring hindi. So, example lang, hindi ko na lagyan niya ng cellphone number, leave ako dyan. Ito yung gusto ko ipakita sa inyo, add button. So, pag-click mo niyan, since nag-digital marketing kasi ako, pwede kong lagyan ng ng link, no, website link. Then pwede ring pwedeng call now or pwedeng contact us. Website, ayan, website pala. Ito yung ano ko yan, ha. So, since may website ako, yung luisa.club, kasi nag-digital marketing ako, eh. Okay, so, para sa gustong magkaroon ng digital marketing or magkaroon ng blogging, contact me po kasi pwede tayong mag-usap tungkol dito. Okay, tapos nag-training din po ako yan, kaya lang may bayad po yung training ko dyan, ha. Hindi yan libre. Okay, so, yan. So, tapos, ilagay mo yan dyan, save mo. Ganon. Or pwede mong palitan yung ng cellphone number mo lang or WhatsApp, di ba? Mga ganyan. Kasi mamili ka doon. Di ba? Ready na yan. Ito namang create username na to, pwede ito pag may mag-like na sa page mo. So i-click mo lang yan, tapos gagawa ka ng username mo. So like for example, earn with me. Ganyan. Okay? So pwedeng ganyan, no? Kaya lang, hindi pa ako eligible. Ayan, no? Hindi pa ako eligible. Kasi nga, kailangan may mag-like pa niyan. At least yata 25 likes
No? So the moment na may mag-like na sa page mo, tsaka ka na makakreate ng username. So kasi yung username na yun yung searchable. Okay, so yan, follow mo lang itong setup na to, i-click mo lang dito, ano na yan eh, pwede mo nang i-follow yan eh, kung ano, kasi ayan o, 5% of 13 steps completed. So, yung 13 na steps na yan, i-follow mo lang po, mabilis na lang pong i-follow yan. Klaro tayo niyan? Now again, yung sales page na to, dito ka mag-post, dito ka mag-update, dito ka mag-share sa mga live videos ko, sa mga live videos mo, pwede ka mag-live video kung ikaw gusto mong mag-live video. Okay, so mas maganda kasi ang live talaga. Doon kasi mag-a-app sa Facebook. Now, do not use your timeline sa mga iba't ibang halo-halong mga ano kitaan. Kasi ang mangyayari niyan, nakikita ng mga tao na ang gulo-gulo niya, hindi siya ano, iba-iba yung mga offer niya, magulo yung ano, ganyan-ganyan. So dapat gamitin niyo po yung mga sales pages para po sa iba't ibang negosyo na mayroon ka. Okay? So I'm not saying no na tigilan mo 'yan, hindi po. Kailangan mo lang gawin siya ng tama.